This is the 2023 Subaru WRX, and I want to say thank you to Subaru Manila Bay and Subaru Philippines for lending me this high-performance sports sedan. Sa lahat ng information, kaswabe, nandiyan lang sa description below, and the unit price is 2.7 million pesos. Hindi ito ang unang WRX sa ating channel, kaya thankful pa rin ako sa kapatid natin na si Brother Jade dahil meron siyang brand new na WRX which is identical kung ano yung ipinahiram sa atin. Pero limited time lang tayo doon. On today's video, kaswabe, alamin natin ano nga ba ang mga controversy dito sa WRX na to. Ano yung mga in-add up nila na mga safety technology. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin bakit sobrang desirable ng isang symmetrical all-wheel drive na Japanese sports car. Kaya naman, kaswabe, let's begin. Para sa unang notable feature ay yung pagkakaroon niya ng World Rally inspired na mga body components. Located yan doon sa ating front bumper, wheel arches, meron kang black cladding, side skirt, and lower bumper. Nung inilabas ito, marami ang na-disappoint kasi ang pangit-pangit raw. Pero habang dumadaan pala yung araw, mas naiintindihan mo kung para saan ito. Lalong-lalo na pag iminaneho mo, kakaibang level of confidence ang pwede niyang ibigay because this one are very durable that can withstand all kinds of weather, kaswabe, kahit anong klase ng terrain. And lastly, ini-improve niya yung mga aerodynamics. This rear fascia will set you apart laban sa kanyang mga rival. Eh, paano ba naman? Alien looking ito. Pero pag naintindihan mo, di ba? Napakatibay na ito, very durable because it is a World Rally inspired body component. Yung mga ibang weakling na sedan, eh hindi man ganito yung styling, pero ito, magkakaroon ka talaga ng confidence while you are driving and tinatakel mo yung different kinds of roads. Plus, nag-stick sila sa kanilang quad exhaust pipe na laban sa iba, hindi mo maintindihan, pinaliit, pinalaki yung mga tambutso at yung ipinagmamalaki nila na very appealing rear taillights. This is a magma-inspired flow-like design. Kaya naman, kaswabe, next detail tayo. If you will check closely, kaswabe, it has plenty details. Like this one, meron kang brake cooling ducts for your wheels and tires, slotted na mga vortex generators plus honeycomb materials sa ating black cladding. Sabi ng Subaru, para magkaroon ka ng stable and balanced driving experience, plus nilelesen niya nga pala ang aerodynamic turbulence. Next detail naman tayo. Subaru knows how to deliver high level of safetiness. Dahil dito sa ating passenger door, meron tayo naka-install na catcher pin, which is sa weakling ng mga sedan, walang ganito, di ba? Ultra high strength steel ito that starts from here sa bottom up until sa upper portion ng ating passenger door para pag magkakaroon ng hindi inaasahang aksidente, mas mare-reduce ng ating WRX ang impact damage. Siyempre, lugi naman pag passenger lang sa likod. Meron din tayo doon sa driver cockpit, pero naman ang ina-avoid nun ay yung pinaka-front collision because meron tayong dual bar doon na high strength steel that starts from the driver up until doon sa kanyang passenger side. Beneath the skin of this WRX is a 2.4-liter flat-4 turbocharged petrol engine that gives 271 horsepower and 350 Newton-meter of torque. Many are disappointed kasi after how many years, 7 horsepower lang ang in-increase nito. Then the STI is 295. Ngayon, for the year model, wala na po tayong STI. You get the TS version, yun yung mas high performance niya. Pero with same powertrain pa rin, okay? Mated ito ng CVT or yung tinatawag nilang Subaru Performance Transmission. 0 to 100 is 5.5 and top speed is 215 kilometers per hour. Well, the desirable thing na lang dito at magpapangiti sa'yo at magpapakiliti ay yung pagkakaroon niya ng symmetrical all-wheel drive kahit 7 horsepower lang ang kanyang inangat. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with two separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala dun sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the
performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, ha, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Ato Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Next na pag-uusapan natin kaswabe ay hindi na ito bago sa larangan ng WRX kasi mas komportable dito against its rival. Meron tayong air conditioning sa center console plus meron kang USB type A magkabilaan. So both passengers ibig sabihin. Then yung map lights natin, some other sedan, isa lang yung press switch and mag-i-ignite lahat ng ilaw. Pero ito, pwede kang mamili sa kaliwang passenger or sa kanan or gusto mo, both lights ay nakailaw. Ang sumunod pa niyan, this is a 2+3 configuration which is sa iba, 2+2 lang. Tapos yung cup holder, nandito sa gitna. Ayaw magpasakay. At least ito, meron ka pang isang less important na taong pwedeng sumakay sa gitna. Kasi, ayan, availability ng ating third seat, meron ka pang armrest na optional, then nandito yung cup holder. Well, maganda rin naman yung mga upuan niya kasi it is an ultra suede. Like dito sa ating mga driver seat na napakaraming contour para manatili talaga sa mga hard turns ang ating likod, lalong-lalo na pag meron kang print ng damit. Thank you nga pala sa Slickest, di ba? Para sa shirt natin, mga faux carbon fiber kaswabe. And lastly, meron tayong sunroof dito sa driver seat, which is sa other rivals niya, walang ganyan. Unang ipo-point out ko kagad na feature nito ay yung eyesight and driver monitor system. Medyo mahaba nga lang ito. Ganito yan, binibigyan tayo kaswabe ng iba-ibang attention alert level. May settings sa ating infotainment system with a green, yellow, and red indicator para sa specific safety features ng ating WRX. For example, nagmamaneho ka, nasa manibela ka, tapos hawak mo yung telepono, nagtitiktok ka pa Instagram, hindi ka naka-alert sa on-road, kukonyatag ka ng WRX natin para sabihin sa'yo na, uy, gising-gising naman, para sa safety mo rin ito. Nandun yan sa ating 4.2 screen sa ating gauge cluster. Plus, dito sa driver monitor system natin, meron siyang facial recognition. Hindi ko lang alam kung saan nanggagaling dito yung pinaka-mirror niya. Pero once na nagkaroon ka ng registered user sa facial screen, tatandaan niya kung ano yung mga various settings na naka-enable sa'yo or disabled. Parang ako, ayaw ko ng mga rear collision brake kasi nagugulat ako dyan, yung lane tracing assist. Ayaw ko rin yan kasi medyo professional naman tayo kaswabe, yung auto start and stop. Hindi naman maganda ang aking pakiramdam pag may namamatay, biglang may sumisindi. So, depende kung anong preference ng tao while driving. Lahat yun pwede niyang tandaan. Pag again, meron na namang registered user, ibabalik niya naman kung ano yung pinakagustong settings ng driver. Parang memory seats. Once na pinindot mo yung 1 or 2, kung ano yung pinaka-designated na position, ilalagay ka niya kung nasaan. Plus, dito sa ating driver monitor system kaswabe, meron talaga siyang deeper connection. Kasi once na nag-engine start and stop ka, start na lang muna. Sasabihin niya yung hello Rico Suave. Then, pag nag-engine turn off na tayo, goodbye Rico Suave. Ibig sabihin, the connection is enabled. Having this very huge na 11-inch Starlink infotainment system, dito yung mga icon ang lalaki. Diba? Hindi katulad sa ibang mga sports sedan na kinakailangan talagang mag-focus ka para makita mo kung anong pipindutin mo. Ito yung mga icon, favorite ko talaga. Napaka-entertaining niya lahat. Tapos meron siyang listahan ng birthday list or anniversary list. Hindi ko lang alam kung anong gagawin niya sa'yo. Baka mamaya nagpapakapay rin tong WRX. Pwede mong ilagay, well, parang diba, strategy yun para nga magkaroon ka ng mas deeper connection dito. Pero ang medyo head scratcher lang ng konti sa sobrang laki, sana nagkaroon siya ng split page
pwedeng merong upper column and lower column. Pero ito kasi pag nagkaroon ka na, for example, ng waist or ng radio or ng settings, di ba? Lahat 'yon, kinakain niya yung buong page. Pero sana, di ba, kung ano yung pinaka last mo na pinakaelaman, kumbaga para kang may dual monitor sa sobrang laki nito. With physical switches and of course, lahat ito touchscreen kaswabe. Yung pag-adjust ka lang ng airflow nasa baba. Pag first time ka na driver ng WRX, kinakailangan hanapin mo at talagang maging specific ka sa pag-press ng ating touchscreen. Did you know, kaswabe, na among all na mga na-review natin na sports car or mga sedan na high performance, ito nga pala ang pinaka-maraming blank switches. Well, dito sa ating left side, you have extra 5 switches. Ang good thing naman dyan, talagang tinatempt ka ng WRX para magkaroon ka ng tuning and modification at magkaroon siya ng sariling designated button doon sa left side, which is ikaw na bahala kung ano ang gagawin mo sa kanya because this is a high-performance sports sedan. Kaswabe, we are behind the wheel of this 2023 WRX World Rally Sports Car. Never ka talagang bibiguin when it comes sa connection, when it comes sa excitement. Pag meron kang symmetrical all-wheel drive, lalong-lalo na, ito pa yung pambato nila. Ang sarap imaneho sa freeway, kaswabe, kasi nakaraan, medyo, alam mo yun, padahan-dahan pa tayo eh. Pero ito, ma-achieve talaga natin yung top speed dito pero hindi ko na lang ipapakita. Very loose, lalo-lalo na yung mid-range power niya, kaswabe. Sobrang lasap na lasap po yung momentum niya, yung explosion niya. Hindi na ako nag-intelligent driving eh. Diretso sport sharp na talaga, kaswabe. Ramdam mo, very inspiring. Yung spirited driving natin talagang umaagos sa pagkatoto. Sana yung steering wheel lang natin naging Alcantara because yung comfort ng seats natin napaka-okay naman, napakaraming contours and lines para pag nagkaroon ka ng hard cornering, talaga naman hindi ka mawawala in place. Yung low center of gravity, ramdam na ramdam mo, super grippy dahil full-time four-wheel drive tayo, unlike those rival niya na front-wheel driven lang. Ano ba yan? May intindihan mo kung bakit ganun yung looks niya, kaswabe. Napredict na nila yung future eh. Akalain mo ba naman, nagkaroon tayo ng Huracan Sterato. Anong sumunod nun? Porsche 911 Dracar. Sino bang nauna rito? Yung WRX natin, even though kahit meron kang mga black cladding sa iyong wheel arches, sorry, may dinaanan lang tayo kaya nag-stop ako, mas magigets mo kung para saan talaga siya pwedeng gamitin. And yung nakaraan, nasa 7-11 ako, magpa-park lang, mabuhangin, mabato, pero alam mo yun, wala yan dahil naka-WRX tayo. Sport tune suspension, pero kayang-kaya niya. It can take all the beating, kaswabe, pero pag inilagay kagad natin sa sport sharp, talaga naman super ganda ng kanyang response. Laban doon sa predecessor niya, kaswabe, this is 30% faster ng response and sa downshift niya naman, 50% faster. So pag minanual na natin, hanggang 8 speed tayo. Kung hindi niya kinakailangan i-downshift or hindi siya sasakto, hindi ka niya papayagan. Walang rolyo kahit ganun-ganunin mo. We are doing almost in over 100 kilometers per hour. Pag pinapili mo ko sa mga JDM sports car, alam niyo naman yan, I am a GTR fanboy. Ito ang susunod ko. This is my first placer. Then yun syempre ang pinaka winner. Hindi siya kasing mahal ng GTR kasi nasa 11 million na yon. This one, nasa 2.7 million. Pero you get the superior handling and superior performance. Tapos, lagi kanyang ipe-prevent or i-avoid sa mga disgrace or any, kasi yung driver monitoring system natin, lagi siyang nakabantay kung ano yung ginagawa mo. Mag-message ka, di ba? Nag-forward na yung obstacle sa harap mo, yung pag-brake mo, yung attentiveness mo, yun yung gusto niyang iparating sa iyo. 0 to 100 is 5.5, saktong-sakto. I like the comfort of the seats. That's it for our performance.